Magandang araw! Ako po si Sir Ariel, ang IELTS lover ng Edtech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICTS Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng IELTS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga IELTS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd Computerization Program to all IELTS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of Open Educational Resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our IELTS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May IELTS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Halina't sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, matuto. Buklasin ang bawat kulay natin, halikan at mag-ETUlay na tayo. Ayan, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga grade 7 learners sa Filipino 7. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ating ika-apat na quarter para sa ETUlay online tutorial sessions hatid po sa atin ng Department of Education sa pamumuno po ng ICTS Educational Technology Unit na mapapanood po ng sabay-sabay sa YouTube and Facebook ng DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit at DepEd TV. Isa pong makulay na hapon po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay mag-umpisa na sa ating aralin sa Ibong Adarna. Muli po, ako po ang inyong tutor para sa hapon na ito. Tutor Jessica Borromeo po mula sa Mataas na Paaralang Nasyonal ng Abuyod sa Teresa Sub-Office, Lalawigan ng Rizal. Ayan, ito po ang ating tatalakayin sa hapon na ito. Ayan, babatiin po natin ang lahat ng mga estudyante from Ingud Ramona Integrated School.
Ayan, hello po sa inyo. Ang Andanan District. Ayan, madami po tayong viewers. Sa galing po sa Isabela. Ayan, magandang hapon po at lalatigit po kina Mary June Almenzo Abrasaldo na kanina pa nagko-comment sa atin. Good afternoon din po sa lahat ng mga estudyante po ng Pag-asa National High School at Balara High School sa Quezon City. Ayan, at dito po tayo ngayon sa ating pag-aaralan ngayong hapon sa Ibong Adarna, Panawagan ng Mayakda at Buod ng Saknong 1 hanggang 170. Ako, napakalami po ito. Pero sa pagkakataong ito ay binood po natin ang bawat saknong sa ating Ibong Adarna. Ayan ang ating pag-aaralan ngayong 4th quarter. Ayan, umpisa po natin ang paglalakbay sa ating kaharian ng Berbanya. Ayan. At ang nakikita po ninyo ay ang isang mahiwagang ibon. Ako, napakaganda, no? Yung mga ibon natin. Ayan. Mamalaki din natin ang ating mga iba't ibang species ng mga ibon. Bukod po sa aking boses. Ayan. Hello po sa inyo. At titignan po natin ang ating layunin para sa ika-apat na markahan o ika-apat na quarter, ikalawang linggo. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay una na ilalahad ang sariling pananaw tungkol sa mga motibo na may akda sa bisa ng binasang bahagi ng akda. At ang pangalawa ay nagmumukahi ng mga angkop na solusyon sa mga suliraning narinig mula sa may akda. Yan po ang ating saklaw sa milk. Ayan. At ang ating pag-uusapan ngayong ikalawang linggo ay pagmumukahi ng mga suliraning narinig mula sa unang kabanata o unang tatlong kabanata ng Ibong Adarna. Nakapaglalahad ng sariling pananaw tungkol sa mga motibo ng may akda batay sa binasang bahagi. So, kung hatiin natin sa tatlong bahagi ang ating mga saknong mula ikauna hanggang ika-170 at nakasusulat ng isang panalangin. Ayan. Sa umpisa pa lang ng ating korido ay mababasa din natin ang unang 6 na saknong na tungkol sa pananaw o sa pahayag ng may akda bago natin tuklasin ang mundo ng kaharian ng Berbanya. Ayan. At hello din po sa ating mga mag-aaral sa Makabebe High School kay Sofia Cabang. Hello po. At syempre kay Sofia Bagasan. Kay Gabriel Kerubin. Ako, isang mga nawawalang ibon din yata. Ito si Kerubin. At hello po sa lahat ng mga guro sa Filipino 7. Kaya, kilalanin po natin ang mga certified batang Filipino viewer of the week nung nakaraang linggo. Sila po ay nagmula sa dalawang paaralan na ating babasahin. Ayan. Si Crisali Bunagan ng Grade 7 Gold from Sandiap National High School. Ayan, binabati kita, Crisali Bunagan. Hello sa'yo. At syempre, kung nanonood ka man ngayon, Loring Gatche from Liliu National High School. Ayan, from SDO Laguna Province. Good afternoon sa inyo. Kayo po ang aking napiling Chuty of the Week. At hindi pa yan, meron pa tayong kasunod na most supportive teacher. Ayan, nakapanood po ninyo ngayon, may mga guro din tayo na masisipag pong mag-comment at mag-share ng ating link para sa ating ETUlay. Una po ang ating teacher na most supportive teacher ay nagmula po sa Palina East National High School from Urdaneta City, si Yonipe Dulay. Ayan, siya po ay totoong Filipino 7 teacher. At, ayan pang isa,
Ayan, isa pong head teacher from Abuyad National High School. Kung nanonood ka man ngayon, Sir Jason Balahaya, congratulations sa'yo! Ayan, hindi ko mamindot. Ayan, medyo na-suspense yata ang aking laptop. Ayan! Ayan po, sila po yung mga teacher o yung mga guro na patuloy po na sumusuporta sa ating ETUlay program. So, ayan. Yung mga teachers po na nanonood sa atin ngayon, huwag niyo pong kakalimutan na i-share at ibahagi po ang link sa inyong mga estudyante. Dahil malay nyo, kayo na po ang susunod naming ma-feature sa susunod na linggo. Congratulations! Ayan, mga bidang saya. Okay. Ito ang ating School of the Week. Ayan, bukod pa sa mga teacher, meron pa tayong estudyante, meron tayong supportive school. Ayan, yung mga nanonood dyan, si Ingud Ramona Integrated School, congratulations! At ang isa pa ay Liliu National High School. Ayan po, congratulations din po. Ayan, patuloy niyo pong suportahan ang ating programa ETUlay para sa ating mga estudyante. At hindi lang po sa mga estudyante, kundi sa mga paaralan na hindi po nakakaabot ng ating ETUlay program. Ayan, mga kailangan po natin mga malaman na subject S, dito niyo po makuha mula Lunes hanggang Biyernes. Ayan, dito po natin mapapanood. Okay. Ayan, ito na po tayo. Mag-umpisa na tayo sa ating talakayan ngayong hapon na ito. Ang Ibong Adar na saknong 1 hanggang 170. Ayan, tandaan niyo po ang mga hashtags. Ayan po. Ito, ang ating susunod ay ito na ang ating pag-uusapan ngayong ikalawang linggo. Ang panawagan ng may akda at buod ng saknong 170. At ang ating pinagmulan na self-learning modules, dalawa pong ating gagamitin para sa linggong ito. Ito ay nagmula sa SDO Negros Oriental at isa naman ay galing sa SDO Pasig City. Ayan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong module para po maituloy pa rin natin ang pagkatuto sa bawat kabataang Pilipino. Hello po sa lahat ng mga kawani dyan sa SDO Negros Oriental at SDO Pasig City. Magandang hapon po. Ayan, babalik tanong muna tayo. May mga naalala ba tayo na mga nakaraang aralin? Pwede po kayong mag-comment. Kung meron po kayong mga tanong, ay libre po kayong magtanong. Ayan. Ito na po ang ating natalakay nung nagdaang linggo na tungkol sa tulang romansa. Sa tulang romansa ay ang mga tulang pasalaysay mula sa pakikipagsapalaran at pakikipagbayanihan ng dalawang prinsipe at prinsesa. Ayan, ito po yung ating napag-aralan. May dalawang anyo o uri ng tulang romansa. Ang korido at awit. At ang korido na ating pag-aaralan ngayong hapon ay may 8 pantig. Ayan ha, 8 pantig lamang po sa korido. At meron ding tugtong na mabilis. O, tinatawag natin allegro. Ayan, na nga natin kung gising na gising pa ba ang ating mga learners dahil nakapaghanda po tayo ng isang gawain. Ayan, panimulang gawain po natin. Isulat nyo lamang po yung sagot sa inyong comment section at huwag kakalimutang lagyan ng bilang para po may masundan po tayo na mga sagot. At titignan natin kung sinong makaka-perfect ang score. Tignan natin kung talagang mga gising na gising pa. And hello po kay Ednaline Samonte from 7 Einstein ng Lalion National High School. At hello po, ayan, madaming tayo mga viewers from Carmen National High School, kay Aileen Bernabe. At hello po, ayan, inabot na tayo sa Puerto Princesa, Palawan, kay Alejandra Batayo. Ayan, dami tayong mga pa-shoutouts. Mamaya, magsha-shoutout po tayo, no? Okay. Una, ito ay isang pasalaysay o tulang pasalaysay
tungkol sa pakikipagsapalaran at bayanihan ng mga prinsipe at prinsesa. Ito ang mga salita o mga letra na inyong bubuuin. Ayan, kakasabi ko lang ito kanina. Ayan, medyo madali na sa atin yan. Tulang pasalaysay tungkol sa pakikipagsapalaran at bayanihan ng mga prinsipe at prinsesa. Ayan. Ano kaya ang inyong sagot sa unang bilang? Pwede po kayong mag-comment. Ayan, puro tayong mga shoutouts po. Ayan, si Ma'am Yonipe. Hello po. Congratulations po, Ma'am Yonipe. Kay Joshua Passion. Ayan. Galing din siya sa Lalo National High School. Lalo, Cagayan. Ako, napakalayo. Ayan. Kay Chanel. Tulang romance ang kanyang sagot. Hello po kay Sherlyn Gonzalez from Binakayan National High School, Cavite Province. Ayan, madami tayong mga viewers. Ayan, tulang romansa din kay Katlea, Gabriel, kay Jay, kay Joshua, kay Angela. Ayan, tama ang inyong sagot. Tulang romansa po. Very good. Napakagaling. Talagang nag-review po kayo nung last week. Ano po? Susunod, ito na ang tanong. Ito, madali lang. Tugtugin na mabagal. Hitin ko po, ito po ang tugtugin na mabagal. Ito ang mga letra. Letrang B-E-T-A-N-N-A. Ano kaya ang mabubuong salita sa ikalawang bilang na tugtugin na mabagal? Ito ay sa awit. Ayan, sa awit po yan napapabilang. Ayan, kay Ayego Andrel Pacifico, good afternoon sa iyo. Andante, kay Katlea, Andante, Andante din kay Ayego. Ayan, very good. Andante ang tamang sagot. Napakahusay din si Arian Romatal, si Loveline Ramirez. Ayan, si Ma'am Yonife, ayan din ang kanyang sagot. Eto naman, sa kabaliktaran naman ay tugtugin na mabilis. Hindi po natin ang tugtugin na mabilis. Ayan, eto naman ang kanyang mga titik o mga letra. L-O-L-A-R-E-G. Ayan. Yan yung sagot ni Kim Jordan kanina, ano? Kay Mark Dexel Asuncion Allegro, kay Ayego Arian, kay Jenny May Eustachio, ayan, kay Diana Rose, ayan, very good. Allegro nga ang tamang sagot. Napakahusay naman ng mga batang ito. Nakakain na yata ng tanghalian, kaya ginanahan mag-comment. Very good sa inyo. Sumunod ay, ito ay ang panahon kung kailan umusbong ang tulang romansa. Ulitin ko po ha. Ito ay ang panahon kung kailang umusbong ang tulang romansa sa Europa. Ayan, tingnan nyo po ang mga letra. Adedmadi. Ano kaya? Ang tamang sagot sa ika-apat na bilang. Ito ay tumutukoy sa panahon ha. Sa panahon kung kailang umusbong ang tulang romansa. Ang hirapan yata sila mag-scramble ng word. Bali, ito ay dalawang salita. Dalawang salita po ang mabubuo natin dito sa ika-apat na bilang. At pares silang nag-uumpisa sa letra. Ayan. Letrang E yung isa at yung isa ay letrang M. Ayan, may clue na ako ha. Ayan, meron na tayong clue. May isang letrang E at meron tayong isang M. Ito ay parang kalahati ng oras natin. Ayan. Ano kaya ang tawag dito? Ako, mukhang nahirapan yata sila makabuo ng salita. Siyempre, ang tulang romansa ay nabuo noong, ayan, ayon kay Chanel, kay Joshua Passion, edad media o middle ages. Tama ang inyong sagot. Ayan, edad media o media. Parang kung ang mga salitang Espanyol ay itong mga
edad medya. Ayan, medya tuloy. Okay. At ang panghuli ay pinakapopular na koridor ng ating tatalakay ngayong hapon. Naku, ito ang pinakamadaling tanong. Ito na ang bubuing mga salita o mga letra. Bonnie or Gadan? Ano kaya ang sagot? Naku, napakadali lang yan. Number 5. Ayan, ito yung ating pag-aaralan natin ngayong hapon. Ayan, kay Mark Lexel Asuncion Ibong Adarna at may pati po tayo from Santo Niño National High School Grade 17 kay Glidel Dimasakat. Ayan. Ayan, kay Angela, kay Jenilyn, kay Chanel, Mary Rose Kasaul, hello sa'yo, kay Luis Rarang, kay Shen Lowell Magbohos, kay Leian Paas. Siyempre, ang tamang sagot dyan ay Ibong Adarna. Naku, napakagaling naman ng ating mga learners. Dahil dyan, binabati ko kayo at napakahusay po ninyo na sumagot sa ating unang bahagi. Handang-handa na ba tayong maglakbay sa kaharian na Berbanya? Ayan. I-type nyo nga sa ating comment section ng salitang Let's Go! Ayan. Let's go, let's go! Ayan, let's go po! Ayan, kay Luis Gabriel, ayan, pa-shoutout sa kanya, hello sa iyo! Kay Flor Delisa Canoy, saan school po kayo galing? Kay Yuan Aguba, ayan, ayan, nagde-let's go na sila, let's go! Na natin patagalin ang ating unang bahagi ng ating pag-aaralan natin. Pero bago muna yan, kailangan nyo tandaan ang buong pamagat ng Ibong Adarna. Ayan ha, screenshot nyo na dahil kasama yan sa tanong mamaya. Ang buong pamagat ng Ibong Adarna ay dandaradan, korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reina Valeriana sa kahariang Berbanya. Ayan, napapansin nyo, iba ang spelling, no? O iba ang mga letra na ginamit siya. Dahil yan ay sinalin lamang sa salitang Latin. Ayan, tama po. Ayan, sabi ni Kathleen Suarez Purto from Santo Niño National High School. Ayan, magandang hapon din sa inyo. Hello din sa Mother Tol, ang grade 7, Birds of Paradise from Las Marinas Integrated High School. Magandang hapon po, madam. Good afternoon po. At kay Princess Gwyneth Ebora, hello sa'yo. Kay Mia Shirin Bayugan Kubangbang from Ingud Ramona Integrated School. Naku, napaka-supportive talaga ng ating eskwelahan na na-feature. Ano po? Hello po sa inyo. Ayan, natapos niyo na pong screenshot yan, ay dadako po tayo sa isang panalangin. Ito ay nagmula sa saknong isa hanggang anim. O Birheng kaibig-ibig, ina namin nasa langit, liwanaging yaring isip ng salayo'y di malihis. Ako'y isang anak, hamak lamang, taong lupa ang katawan, mahina ang kaisipan, at maulap ang pananaw. Sunod, malimit na makagawa ng hakbang pasaliwa, ang tumpak kong minanasa, kumawari ay pahidwa. Labis yaring pangangamba ng lumayag ng mag-isa, baka kung mapalaot na ang namamangkay di makaya. At ang panghuling dalawang saknong, ayan, kaya inang matangkakal, ako'y iyong patnubayan na mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhay. At sa tanong nariritong naglilimping maginoo,
kahilingay tingin ninyo. Buhay, naaawitin ko. Ayan, napakalalim po. Kaya ninalimang din natin ang ating boses. Ano? Ito ay isang panawagan ng may akda bago po niya isinulat ang kanyang akdang imong adana. Ito ay meron lamang 6 na sakno. Ayan, kung naririnig po ninyo ang mga bawat salita o mga bawat linya na kanyang idinig sa kanyang pong may kapal, dahil ito nga ay tungkol nga sa paglalakbay sa mundo ng berba niya, ay may sasagot din tayong refleksyon pagkatapos ng pagbabasa ng panalangin. Haya ang tanong! Tungkol saan ang panalangin ng may akda? Dalawa, anong nais niyang ipaubaya sa Biheng Maria habang sinusulat niya ang korito? Anong damdamin ng may akda ang ipinairal sa unang 6 na sakno? At bakit naisipan ng may akda na manalangin sa Biheng Maria? Ano kaya ang inyong palagay? Siyempre, tungkol saan nga ba ang panalangin na kanyang isinulat o isinalin sa 6 na sakmong? Siyempre, dahil nga ito ay tungkol sa paglalakbay, dahil siya ay hindi pa gaano malinaw kanyang kaisipan. Kaya kailangan niya ng kaunting gabay sa kanyang poong may kapal. Kung kadalasan, pag nag-umpisa tayo ng isang kwento, ay madalas natin maririnig ang mga panalangin muna bago mag-umpisa ang kwento. At syempre, ano ang nais na iparating ng may akda sa kanyang mambabasa? Ano kaya sa palagay ninyo? Pwede natin sagutin. Ayan, sabi ni Katlea, ay paghingi ng patnubay. Tama. Ayan, ay hinihingi siya ng patnubay na maisaayos niya ang paglalapat ng mga salita, ang damdamin na isinasaling niya habang ito ay inilalahad ang buong korido. Kaya napapansin niyo yung mga korido natin sinusulat ay iba-iba ang konteksto niyan. Kaya napakalalim ito. Siyempre, ano ba ang damdamin ng may akda? Siyempre, unang-una ay, ayan, sorry ma'am, ay sabi ni Crisaline. Ayan, congratulations din sa iyo, Crisaline. Ayan, ano kaya ang naging damdamin ng may akda? Siyempre, una ay, ayan, ito kay Joshua Passion, yan ang sabi niya, hinihiling ng may akda na maging maliwanag ang kanyang isip sa pagsulat, patnubayan at patumbayan sa direksyon at pagpaumahin sa kamalian. Yan, napakalinaw ang kanyang detalya. Siyempre, una, kailangan niya ng gabay sa pagsulat na nagmula sa kaisipan ng ating Panginoon at direksyon. Kailangan tama ang takbo ng storya. At siyempre, ay humihingi din siya ng paumahin sa kanyang pagkukulang. Ayan, ang nakasaad doon. Siyempre, kay Princess, ang sabi niya, masaya po. Ayan, masaya po siya habang sinusulat niya ang kanyang korido. Napakahusay talaga. At natin naisipan ng mayakda na manalangin. Siyempre, nasagot na natin yun sa unang tanong. Siyempre, kailangan din niya ng gabay at patnubay para siya ay makausad sa kanyang pagsusulat. Okay. Ayan, meron pa kasunod kay Katlea Soriano na isipan ng may akda na manalangin sa Birheng Maria upang siya ay magbigyan ng gabay. Kay Princess Gwyneth, iniisip niyo po na muna kung paano ito isulat para naging maganda ang kinalabasan. Very good, syempre. At ito, magandang sagot ni Kurt. Pagpuri sa Birheng Maria para mabigyan siya ng gabay sa pagsulat ng libro at hindi siya magkamali. Naku, napakahusay naman. Siyempre, pinapupurihan niya ang Panginoon habang isinasagawa. Siyempre, kailangan magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nanggaling sa kanya mismo ang kanyang
malawak na imahinasyon. Yan, ito na yung kanyang naisipan na gawin bago niya isalin ang iba't ibang pangyayari sa ibong Adarna. Napakahusay talaga. Very good, very good. Okay. Ito na tayo sa ating unang bahagi ng ating kwento. Kikilalanin natin si Haring Fernando at ang tatlong prinsipe. Sino kaya ang mga ganda at mga makikisig na prinsipe ng kaharian ng Berbanya? Siyempre, ang una dyan ay sa kaharian ng Berbanya ay may isang haring kinilala dahil sa kanyang kahusayan at katapatan sa pamumuno. Siya ay si Haring Fernando na may ulirang kabiyak na nangangalang Doña Valeriana. Ayan po sila. Si Haring Fernando at si Doña Valeriana ang namumuno sa kaharian ng Berbanya. Mayroon silang, binigyan sila ng tatlong anak na makikisig at matatalino. Si Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Pawang mahuhusay at magagaling sila sa larangang digmaan. Kaya ang kaharian ay lalong naging mapayapa, matatag, at tahimik. Yan, nakabuo ng unang bahagi. Ano, pinapakilala dito ang unang pamilya na naninirahan sa kaharian ng Berbanya. Ngunit isang araw ay biglang nagkasakit si Haring Fernando. Isang napakatindi at napakalubhang sakit na isang panaginip. Ano kaya na panaginipan ni Haring Fernando? Ito ang kanyang panaginipan. Pinaslang daw si Don Juan. Labis itong pinangambahan ng hari kung kaya't siya ay dinapuan ng malubhang karamdaman. Ayan. Pagka isipin natin na nanaginip tayo, syempre na madali tayong maapektuhan sa mga emosyon natin. Kaya agad siya nagpatawag ng manggagamot sa kaharian ng Berbanya. At dito natuklasan na ang tanging lunas sa kanyang karamdaman ay ang awit ng ibong Adarna na nananahan sa isang punong kahoy na kung tawagin ay Piedras Blancas. Ayan. Eto, bibitin muna kayo. Unang tanong. Ano kaya ang napanaginipan ni Haring Fernando na dulot ng kanyang malubhang karamdaman? Comment nyo nga po sa ating comment section o pwedeng sagutan ninyo sa papel kung hindi man kayo makakomment. Ayan, ano kaya ang sagot? Ano kaya ang malubhang, ano kaya ang napanaginipan ni Haring Fernando sa tatlong prinsipe na si Don Juan ang napabilang sa kanyang panaginip? Ayan, sabi ni Lelea, tapos lang ang kanyang anak, sabi ni Katlea, na panaginipan niya si Don Juan at napatay. Pinatay daw si Don Juan, sabi ni Kurt Rosel Domogma. Ayan, ito ay ang masamang nangyari kay Don Juan sa kanyang panaginip ay pinaslang daw di umano si Don Juan. Ito, sabi ni Diane Rose Pascua, pinaslang si Don Juan ng dalawang taksil. Yan po ay napanaginipan ni Haring Fernando. Ayan, sino kaya ang dalawang taksil na tinutukoy niya? Nako, napaka-intense, ano? Pangalawang tanong. Paano mo maisasalarawan ang pamumuhay ng tatlong prinsipe? Ano kaya ang kanilang pamumuhay sa pamumuno nga ni Haring Fernando at ni Doña Valeriana? Yan, tama din ang sagot ni Charles. Napas lang si Don Juan. Ako, napakahusay naman ng ating mga learners. Siyempre, ano nga ba ang naramdaman ni Don Haring Fernando? Yan, kasi ang tawag sa mga kaharian na yan, si Haring Fernando at yung mga prinsipe, ang tawag sa kanila ay mga Don. Ayan, sila yung mga master o mga young master. Ayan. Okay, sino kaya ang nangyari sa dalawang o tatlong prinsipe? Siyempre, magaling mamuno ang mga magulang nila, kaya ito ang naging
direksyon ng kanilang pamumuhay. Magandang pamumuno, pangalawa ay meron silang tahimik na pamumuhay, at ang panghuli ay magaling silang mandirigma o marunong silang makidigma kapag merong mga padating na pagsugod sa kaharian ng perba niya. Yan, tama din si Katleya. Masaya at matatag kay Diane Rose. Mapayapa, tahimik, matatag, sabi ni Angela Alvarez. Ayan, very good, very good. At hello din po sa Muzon National High School, San Jose del Monte City, Bulacan, kay Lea Pascual Abulencia. Kay Sofia din, ganun din ang sagot. Kay Diana Rose, masaya sila at tahimik ang pamumuhay. Very good. Anong mabisang lunas ang kailangan matuntod ng tatlong prinsipe? Dito natin malalaman ano nga ba ang pangalan ng gamot. Kaya ang gamot iyon. Ano kaya ang magiging lunas na sinabi ng ermitanyo o manggagamot sa kaharian ng berba niya? Sabi ni Kim, ayan, eto kay Kurt, awit po ng Ibong Adarna. Sabi din ni Katleya, awit ng Ibong Adarna. Naku, napakahusay ninyo. Ang tinig at awit lamang ng Ibong Adarna ang natatanging lunas para siya ay gumaling. Ayan, kinumpleto din ang sagot ni Ma'am Yoni Fe Dulay. Ayan, very good. Awit po ng Ibong Adarna, sabi ni Jeline. Kay Sofia Bagasan, ang awit po ng Ibong Adarna. Ayan, napakahusay. Isa pa lang yan. Meron pa tayong kasunod. Ayan, ito pang kasunod na bahagi. Ito ay nag-umpisa na ang paglalakbay ng mga prinsipe sa Piedras Platas. Sa kalabisan ng pagmamahal ng mga prinsipe sa kanilang ama, sila ay nagpasyang maipagsaparan upang hulihin ang Ibong Adarna. Nauna dyan si Don Pedro, pero pagkalipas ng 3 buwan, ano kaya ang nangyari sa kanyang paglalakbay? Naging bato siya! Bakit? Kasi pag umawit ang ibon, ganito ang pag-awit ng ibon. Siyempre, kung ang kondisyon niya ay kailangan makabalik siya sa loob ng 3 buwan, ay mahuhuli niya dapat ang ibon. Naku, napakamangan. So, gusto pa naman natin ng mga panganay si Don Pedro kasi ang panganay sa tangisipe. Ayun. Sa pag-awit pa lang ng ibon, ay biglang nakatulog si Don Pedro. Naku, bakit kaya siya nakatulog? Kaya lang kanyang inawit ng ibon. Ayan, ang gandaan natin. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako ay lilibad ang lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Matuloy ang pangarap. Ayun. So, sabi ni RJ Calagwa, si Doc RJ, it's a yes for me. Grabe kayo. Ayan. Ano po masasabi nyo, Sir Ariel? Let's vote. Okay. Ayan po ang nangyari nga kay Don Pedro. Naku, nakakalungkot naman. Bakit kaya naging bato si Don Pedro? Sinundan naman ito ni Don Diego. Naglakbay din siya sa loob ng 5 buwan. 5 buwan po sina, ang pagitan nila ay 3 buwan ng pagitan. Si Don Pedro ang nauna, ngunit nakakapagtaka kasi hindi na siya nakabalik agad sa palasyo o sa kaharian ng berba niya. At ganun din ang sinapit ni Don Diego. Naku, naging bato siya. At hindi na sila nakabalik sa kaharian. Kaya ang pagkatapos nito ay meron tayong mga katanungan. Okay, ano kaya ang mga katanungan na ito? Meron lamang tayong 3.
Ano ang dahilan ng pagkabiko ng mga kapatid ni Don Juan sa paghuli ng imong Adarna? Ano kaya ang naging sanhi ng pagkabigo ng tatlo o ng dalawang naunang prinsipe? Ano kaya yung dahilan nila? Bakit sila'y nabigo? At ano kaya magiging posibleng epekto nito sa kanilang pagkawala sa kaharian ng Berbanya? Naku, ano kaya naging magiging epekto nito sa kaharian? Siyempre, hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Siyempre, ay natagalan sila. Sila ay naging bato, sabi ni Joshua Passion. Naku, naging bato lamang sila dahil sa pagkanta ng Patuloy ang Pangarap. Ayan! Ito, kay Sophia ay, hello, nagsashoutout siya sa 7 Watermelon. Wow, nagutom naman ang section yung watermelon. Okay, sila ay naging bato. Sila ay naiputan ng ibong Adarna at inawitan lamang sila. Ganito yon. Inawitan muna sila at sa mandali ay nasandal sila at nakatulog. At ito na ang nangyari, naging bato sila dahil sa sa pagkahulog ng ipot ng ibon. Naku po, nakakatakot yon. Nakatulog sila, sabi ni Jenny May Eustacio. Nakatulog sila sa aking boses. At kung ikaw ang reyna, ito na yung susunod na tanong. Kay Don Juan na natin to ipapasok. Papayagan mo ba na ang iyong bunsong anak ay umalis? Ngayon alam niya maaari siyang mapahamak. Kayag ba kayo? Isa yes or no? Ayan. Oo ba o hindi? Ano kaya ang magiging desisyon ng kanyang inang Reina na si Reina Valeriana? Siyempre, sabi ni Jenny May, hindi po. Bakit kaya hindi rin? Ang sabi ni Ayego. Si Trisha Cassie Cortez, hindi po. Sabi ni Salva Kapintong, pahantustan? No. Meron may iba nagsagot, yes. Sabi ni Sophia Cabang. Sa Lea, oo. Kay Lea Ann Paras, hindi po ang kanyang sagot. Tingnan natin, ano nga ba ang ikatlong bahagi ng korido? Siyempre, si Don Juan ang bunsong anak. Ayan po ang naging saknong sa bahaging ito. Ito ay naging hudyat para kay Don Juan na mamon, hamunin ang kanyang sariling katapangan sa paghuli ng ibong Adarna. Ngunit sa kabila nito ay tutol. Ayan ha, tutol po ang kanyang magulang. Bakit? Dahil maaaring mapahamak si Don Juan gaya ng napanaginipan ng kanyang amang si Haring Fernando. At magdudulot lang ito ng gulo sa kanilang kaharian. Dahil nga nawala yung dalawang unang prinsipe, ay kinatatakutan na ito ng kanyang magulang. Ngunit, napapayag rin ito sa kanyang kondisyon na magdala ng sariling pagkain at alayan ito sa ermitanyo na nagbamantay sa bundok Tabor. Yan, nabendisyonan na si Don Juan na siya ay payagang maglakbay. Minabuti niya maglakad na lamang at hindi nagdala ng kabayo kasi yung unang dalawang prinsipe ay nagdala pa sila ng hayop na kabayo. Naku po, bakit kaya nila nakuhang magdala ng kabayo? Minabuti niya maglakad at nang di maglaon, naniwala siyang hindi kakayanin ng kabayo ang mahabang paglalakbay. Baka inabot na sila ng tatlong buwan, ng limang buwan. Eh si Don Juan, kaya ilang buwan kaya ang inabot niya sa paglalakbay? Diba? At ang sunod nito ay nakasalubong niya ang natandang ermitanyo. Sa kanyang paglalakbay, tinawag niya ang Diyos na siya ay patnubayan at gabayan sa paghuli sa ibon. At nang dumating na nga ang pangyayari na siya ay ginantimpalaan ng ermitanyo at pinayuhan niya na sugatan ng kanyang sarili, ng kanyang punyal at patakan ng kaunting patak ng kalamansi, ang misteryosong matanda na isang katongin pala ay siya palang magdadala sa kanya ng kaligtasan. Ayan.
Tingnan natin. Ang tanong. Ayan, tingnan mo yung tanong natin. Siyempre, bibitinin po namin kayo. Baka sa susunod na linggo ako ikakanta na ulit. Bakit sa tingin niyo ay tutol ang mga magulang na matungo si Don Juan sa bundok Tabor? Ayan, kakaunti na lamang po ito, no? Ayan, bakit sa tingin niyo tutol ang kanyang mga magulang, lalo na si Haring Fernando? Ayan, nasagot na natin yan noong sa kabilang kabanata o sa kabilang bahagi o sa ikalawang bahagi na baaring kagaya ng dalawang naunang prinsipe ay maging bato rin si Don Juan. Ayan. Kaya parang na culture shock sila. O baka hindi siya maging bato, sabi ni Ayego, ni Gwen Stefan Abag, baka po siya mapahamak. Natakot na sila. Ayan, natakot na nga sila na maging bato. O baka mamatay sa gitna ng paglalakbay si Don Juan. Paano kaya niya nailigtas ang sarili laban sa nakamamanghang huni ng ibong Adarna? Ayan, ano kaya ang naging solusyon ni Don Juan? Bakit siya nakalusot? Ayan, sabi ni Diana Rose Pascua, dahil po na naginip o napanaginipan siya ni Haring Fernando. Dahil alam niya napakatagumpayan nito ng pagsubok, sabi ni Kim Jordan. Ayan. Siyempre magtatagumpay din naman si Don Juan dahil napakasunurin niyang anak kumpara sa dalawang naunang prinsipe. Si Don Juan kasi ang pinakapaboritong anak ni Haring Fernando. At sabi ni Sofia Cabang na isinugatan niya kanyang sarili. Tama yon. At ang kasunod na tanong, ayan, para hindi siya masawi dahil sa tulong ng ermitanya, sabi ni Katleya Soriano. Very good. Anong katangian ni Don Juan ang wala sa dalawang prinsipe? Ayan ang pagkakaiba at pagkukumparay natin yung tatlong prinsipe. Yung naunang dalawang prinsipe ay naging bato. Bakit kaya naging bato? Dahil nga ay naging kakaiba. Nako, kakaiba talaga ang mga ugali na mga prinsipe. Pero si Don Juan ay, sabi ni Sofia Cabang, matalino. Sabi ni Crisaline, mabait. Sabi ni Mark Lexel Asuncion, mabuti din si Don Juan, masunurin. Very good. Napakasunurin talaga ni Don Juan sa kanyang magulang. Kaya ayaw niyang na mangyari ulit ang dinapit ni Don Juan sa dalawang naunang magkapatid na si Don Pedro at Don Diego. Naku po, napakasunurin din. Sabi ni Mary Rose Casaul, si Diana Rose, naku, very good talaga. Napakasigla ng ating mga shooties ngayon. Ma-awardan na yata tayo. At mukhang mahirapan si Tutor Jessica na mamili kung sino ang shootie of the week. Pero mamaya may iwanan ako sa inyong hamon. Ha? May hamon po sa inyo. Si Tutor Jessica. Ngayon ay, dadako na po tayo sa evaluation. Ayan. Ito naman. Subukan natin na basahin ang mga sumusunod na katanungan at piliin ang titik ng tamang sagot sa inyong comment section. Huwag kakalimutang lagyan ng bilang. Ayan ha, lagyan niyo po ng number para magkakasunod-sunod. Ayan, Singoripe Dulay, yan din ang kanyang sagot. Mabait, masunurin at matulungin. Ako, napakahusay talaga ni ma'am. Ako, sige. Unang tanong tayo. Ano ang tawag sa kaharian nila Haring Fernando at Reyna Valeriana? Ito ba ay Albania, Verbania, Rotona o Tabor? Letrang iba, B, C, O, D. Type na. Hey, ano kaya? Ayan, natutuwa na si Sir Madge. Napakagaling daw na singer. Ayan, sabi ni Mary Rose Verbania, kay Kurt Rose B, kay Mark Lexel, kay Leia, kay Janella, kay Sophia B, very good. Letter B nga. Sumunod. Anong kahilan ng pagkakasakit ni Haring Fernando? Ayan, matinding nagnat ba? Na-COVID ba si Haring Fernando? Malalim na sugat, masamang panaginip o matuming mikrobyo? Ayan.
na COVID nga ba si Haring Fernando. Ayan, sabi ni Domino Reaction number 2 lang po, please. Ayan, siya kanyang sagot, si Jenny May, kay Angela, kay Crisaline, madami na pong comment. Kay Janela Domingo, kay Mark Nexel, si Very Good. Naku, napakahusay naman ang ating mga chuties. Number 3. Sino sa mga tatlong prinsipe ang unang naglakbay sa kabundukan ng Tabor? A. Don Pedro. B. Don Juan. C. Don Diego. B. Don Simon. Sino kaya ang nauna? Si Don Diego ba ang nauna? Sigurado kayo? Hey, Trisha, kasi A. Meron nagsagot C. Ayan, ako. Mukhang nalilito sila kay Joshua, kay Chrisaline, kay Jim Zell, kay Mary Rose Kasaul, kay Leonipe. A, ang kanyang sagot. Siyempre, yung panganay, si Don Pedro. Si Don Pedro ang panganay, kaya siya yung nauna. Ayan. Sunod ay, paano nakaligtas si Don Juan sa pagkakatulog sa awit ng Ibong Adarna? Dahil sa punyal at kalamansi, B. Dahil sa asin at paminta, C. Dahil sa anting-anting, D. Dahil sa kanyang kalasag, naku po, sa kalasag nga ba, naging dahilan nga ba ng pagkakaligtas, nakipag-away ba siya sa ibon? Yan, tingnan natin. Kay Kurt, letter A, kay Katle, kay Joshua, kay Mark Lexel, kay Winnie Nicole Piano, A, ang kanyang sagot, nako, dahil sa punyal at kalamansi. Parang nilaslas, tapos pinatakan. Ayan, para di siya makatulog. Na-try nyo nga din, pero wag gagayahin yung ginawa ni Don Juan, ano? Ayan, ito naman yung kasunod. Ayan, ano ang kanyang binigay pala? Ayan, ano ang kanyang binigay sa ermitanyo? Para siya ay makaligtas sa pagkakatulog ng Ibong Adarna. Ayan, ito yung pagpipilian. Biskwet, tubig, mais, o tinapay. O, ano kaya yung sagot dyan? Ano ang ibigay ni Don Juan sa ermitanyo? Ayan, letter D daw, sabi ni Winnie, kay Luke, kay Jenny May, kay Diane Rose. Letter D, tama, tinapay nga. Ako, napakagaling naman ng ating mga shuris. At saan natagpuan ang Ibong Adarna? O saan nga ba naninirahan ang Ibong Adarna? A. Piedras Platas. B. Puerto Princesa. C. Puerto Galera. O D. Port Santiago. Saan kaya nakatira ang ibon? Sa Abidon Suba? Hindi. Ayan. Ito, si Yolipe, kay Kirk, kay Chrysaline, kay Leia, kay Berry Rose, kay Chanel. Ako, mga ano yata to, mga best in comment yata to, mga batang to. Letter A. Tama ang inyong mga sagot. Napakagaling naman ang inyong mga sagot. Ito naman ang, ito, na-review nyo kanina, ang buong pamagat ng Ibong Adarna, masasagot nyo yan. Ito. Ito na yung panghuli nating activity sa oras na to. Ano? Yan, tama ka, Henry Rose. C, ang sagot. Oh, letter A pala yun. Ayan. A pala. Ayan, letter A. Ayan. Ito, mauhuhuli natin ang salitang to ng buong pamagat ng Ibong Adarna. Tempay number 7. Ayan, ito kay Sophia Cabang. Paki-flash nga po direct kay Sophia Cabang. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong magkakapatid, anak ng Hari Fernando at ng Rina Valeriana sa Karian ng Berbanya. Very good. Naku, napakahusay naman ang ating mga shooties kaya diyan. Napakahusay ninyo. Napakahusay. Parang kasing husay shooter Jessica. Ayan. Bravo, bravissimo. Ayan. Napagaling ng ating mga shooties. Ayan. Si Arya Normatan humabol din. Tama din ang iyong sagot. Ayan ha. Nakompleto na ang mga sagot ng ating mga shooties. Pero ito na ang hamon ko sa inyo. Kompletuhin ninyo ang mga balahibo.
ng ibong adar na na inyong nakikita sa loob lamang ng 7 linggo. At ano kaya ang unang hamon ni Shooter Jessica ay pagpasa ng isang malikhain na family tree. Ayan ha, family tree ng pamilya na naninirahan sa karian ng berbanya. Ayan ha, kung sino po yung pinaka-creative, pwede po kayo magpasa sa mga sumusunod na mga social media accounts na aking papakita sa inyo. Ayan, mama, magpapasa po sa ating hamon o kakasa sa ating hamon ay mapipili bilang shooty of the week. Ayan, kailangan po ay may label po mga nilang mga picture, no? Kahit na papicturan nyo po, o pwede nyo i-diket, o pwede kayong mag-selfie. Ayan, pwede. Siyempre, gamitin lamang ang hashtag na hashtag ETUlay, hashtag Filipino7, at eto na, hashtag Pilibong Adarna Series. Ayan ha. Saan nyo ba ba siya pwedeng i-post? Siyempre, sa aking Facebook page, sa Your Shooter J and Ma'am Jessica Borromeo po. At syempre, pwede rin po kayong sumali sa aming community page. Ayan, ang DepEd ETUlay. So, yung mga hindi pa nung nakakasali dyan, mag-join na po kayo. DepEd ETUlay Facebook group page. Pwede rin po kayo dyan magpasa ng inyong output, ng selfie, o ng inyong mga sagot. At syempre, dahil dyan, susundan pa natin yan sa susunod na linggo ng buod ng saknong 171 hanggang 300 at 36. Ayan po ang ating susunod na aabangan. Kaya maraming salamat po. At supportahan po natin ang ating mga ETUlay tutor sa Filipino. Muli po, ako po ang inyong naging singer sa oras na ito, Shooter Jessica Borromeo po. At susunod na po si Shooter Ronel sa Filipino 8. Maraming salamat po. At mamaya na sa Filipino 4 po tayo, mga grade 4. Yan, grade 4 po sa Filipino. Ayan, kita-kita po tayo. And see you next week po muli sa umuling paglalakbay ng ating Ibong Adarna Series. Yan. So, susundan na po natin yan. At syempre, patuloy po kayong sumubaybay sa ating ETUlay. Muli po ako po ang inyong tutor Jessica at your service po, Sulong Edukalidad. Magandang hapon po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!